Ayan na. Sige, simulan na natin dito sa mag-ama, ha? Ha? Eto kasing mag-ama na ito. Oh, ito. Et, unahin muna natin si, ano, si... si Frankie. Ayan. Frankie, may Christmas wish na sablay. Ano ba yung sablay na yun? Ah, sabi niya, maligayang Pasko, mga Pinoy. I-request natin kay Santa na baka naman mabigyan tayo ng competent government. Una sa lahat, Madam Frankie Pangilinan. Ha? Una sa lahat, okay? Ang Pasko ay hindi si Santa. Ha? Ang Pasko ho ay ang pagkasilang ng Panginoong Jesus. Ha? Hindi po kay Santa yan. Yan ang hirap sa inyo mga millennial eh. Yan ang hirap sa inyo mga millennial, mga pawok. Ha? Hihirit na lang, sablay talaga. Okay, ang maligayang Pasko mga Pinoy, request natin kay Santa. Aba, siguro naman matanda ka na. Alam mo na hindi totoo si Santa Claus. Ano ito, maglalagay pa rin sa medyas mo? Siguro naman alam mo na sa panahon ngayon na sa Pasko ay para sa ating Panginoong Jesus. Ikaw naman, oo. Tapos ang irit niya ba, baka naman mabigyan tayo ng competent government, sabi niya. Alam mo, sa totoo lang ha, ito na lang ang hirit ko ha. Pag ikaw, okay, eh hindi nakagandahan, sana naman yung ugali mo wag na rin pangit. Okay? Kasi ako nga, sabi ko nga eh, ako alam ko namang hindi ako kagwapuan. Hindi, pangit na talaga, sige. Sabi ng iba, pangit ha, pero sa tingin ko naman hindi. Dahil sabi ng Panginoon eh, latay nilikha ng sa kanyang imahe. Eh, gayunpaman, alam ko nang hindi uso yung pagmumukha ko, eh, aayusin ko na yung pagkakaugali ko. Ibig sabihin na tutulong na lang ako sa kapwa ko, kaya sa gobyerno. Hindi yung, pangit na nga! Eh, pangit pa na ugali! Wala ko sinabing pangit siya, sinabi ko lang ha, huwag kayong maging pangit na nga, tapos pangit pa ugali. Wala ko sinabing pangit siya, sinasabi ko lang, pag pangit ka na nga, ay, huwag na pangit na ugali mo. Yun lang ang masasabi ko. Ha? Pangalawa, sige nga, let's talk about competent. Ha? You don't English me. I won't back away. You don't English me because I will English you, ha? Competent government. Okay. So, therefore I conclude, the competent government you're talking about is the past government since your father served in the past government. Ha? Remember your father? Your father Kiko Pangilinan is once upon a time, a secretary of Pinoy. Siya ho ay, ano ba ang kanyang description? Siya ho ay, okay? Ay secretary ng Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization. Ang tanong, may nagawa ba yan noong panahon ni Pinoy? If you're talking about competent, therefore you know what's the meaning of competent. If you're saying this government is not competent, therefore you know what's kind of competent government is. Sadly, huh? The government that your father served is incompetent also. Diba o, sana, alam mo, okay lang magsalita, iha. Ulitin ko, iha, iha, iha. Tatawagin kitang iha, iha, iha. Ang iha, iha, iha. Alam yung kanta na yun. Ha? Tatawagin kitang iha. Okay lang magsalita ka ng ganyan, na competent government. Kung sana ikaw ay simpleng mamamayan lang, eh ang problema, yung tatay mo naging secretary nung panahon ni Pinoy, na alam naman natin yung panahon ni Pinoy ang pinaka incompetent na gobyerno. Ayun na nga, 'di ba?
Sana ho eh, ito lang eh sa akin eh. Ang lakas ng loob nitong magsalita nitong iha na ito na competent. Eh sana ko itong kanyang tatay eh, naging competent nung panahon ni Pinoy. Eh wala naman siya nagawa noon. Bigyan mo ako ng nagawa noon ni Kiko. Wala. Ang alam ko lang nagawa ni Kiko Pangilinan noon na mamaya ay pag-uusapan natin. Eh yung juvenile law na yan. Ha. Yan lang. Dahil sa ama mo. Yung isang 17 years old namang nananggasa ay malaya lang. Kung makulong man yan, detail lang yan sa DSWD. Di ba o? Eto, sige, punta tayo dyan. Okay, punta tayo dyan. Ginagalit mo ako eh, ha? Ginagalit mo talaga ako eh. Oh, asan na ba yun? Nawawala yun, ha? Eto. Ayan, si Kiko. Punta tayo dito kay Kiko. O, ha? 17 anyos na nanggahasa. Hindi makukulong dahil kay Kiko. Dahil sa kanyang tinulak na batas. Ito ang batas para sa mga disente. Sabi nga, ito ha, babasahin ko lang yung sinabi ni Mindaboat. Ito sabi ni Mindaboat dito kay Kiko. Salamat Kiko. Hashtag salamat Kiko. Ito ang batas para sa mga disente. Hoy Kiko! Galit na galit to si Carlos Munda. Kung talagang naniniwala ka ng mga katarungan niyang Juvenile Justice Act mo, dapat puntahan mo yung lamay nung batang pinatay tapos ikaw mismo magsabi sa kanyang magulang na palayain ninyo ang pumatay sa anak nila. Oh. Tama! Correct! Tingnan nyo nga naman, oh, di ba? Tama nga naman eh. Ito nga sinabi ni Mindaboat o ni Carlos Munda, ha? Sabi niya na talagang ikaw mismo puntahan mo yung napatay. Ay yung ano, mali, yung naghasa. Ha? Ay pinatay pala after ginahasa, pinatay pa. Hinayupak talaga itong nakahuli dyan, hindi ko na pinabot ng presinto yan, 17 anyos na binata na yan. Nanggaasa na, pinatay pa. 4 years old, imagine mo naman, gano'n palang kalaki yung 4 years old? Sige, Kiko, yan na nga mong sayo ni Carlos Munda ng Mindaboat. Puntaan mo yung magulang nung na 4 years old na bata. Puntaan mo, sabihin mo. Ha, palayain yung anak nila, anong anak nung pumatay. Ina mo. Dahil dito sa RA 9344 Section 66, a child above 15 years but below 18 years of age shall likewise be exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program unless he or she has acted with discernment, in which case such child shall be subjected to appropriate proceeding in accordance with this act. Ang pinakamalala na lang na pwedeng puntahan ng bata na yan, eh, hindi bilangguan. Sa akin nga, hindi nga sapat yung bilangguan, dapat dyan, bitay. Ha? Pero hindi na nga siya mabibitay, hindi na nga siya mabibilanggo. Dyan lang niya sa DSWD na kung saan pwedeng tumakas. Ha? Alam mo, sabi nga tama ito sinabi ni Midnight Blues eh. Nakakatulong lang talaga sa mga kriminal itong mga dilawan na ito. Oo nga eh. Ito mga dilawan na ito, it's either ipaglaban nila yung karapatan, yung human rights nila, or talagang gagawa sila ng batas para ma-exempt itong mga hinayupak na ito. Sa totoo lang, dapat to sa akin ng edad eh, 12 years old pa lang, dapat may criminal liability na. Sa totoo lang, ang dami-dami namang mga bata dyan na may pag-iisip na talagang. Alam nyo po kung bakit, ha? Ito lamang po masasabi ko. May mga nakikita ho tayo, lalo nung hindi pa ho tayo nagla-lockdown. Meron ho talaga akong nakikita na mga, alam mo yung magnanakaw sa gitna ng kalsada ng mga bata.
mga snatcher, ang lakas na loob nila kasi pag nahuli sila ng pulis, hindi po sila pwedeng iditina ng mga pulis. Kailangan no, ilipat po kagad nila yan sa DSWD o kaya pakawalan. Diba ho? Ang hirap po sa itong mga ito. Nakakairita ho. Talagang nakakairita. Hindi ko alam eh. Dito sa bayan natin na napakarami nang ang kriminal, ang dami pang nagtatanggol. Ang dami pang supporter nito mga kriminal na ito. Yan! Ganyan ang ama mo! Frankie! Ganyan ang ama mo! Masasabihin mo, competent government itong Pasko na ito? Ang wish ko ngayong Pasko na ito, ha? Ha? Merry Christmas. Eh, ang wish ko nitong Pasko na to, ha. Sana magising-gising na yung tatay mo sa katotohanan. Utang ng ama mo, Frankie. Ay, ang sabi nito ni NoFace007, utang ng ama mo, Frankie. Binasa ko lang yun, ha. Ay, nako naman, oo. Diba? Sa totoo lang naman eh, nakakairita eh. Kasi hindi ko nga, ang hirap kasi dito sa mga to, meron kasi silang ano eh, meron silang bahay na maganda, meron silang sasakyan na siguro bulletproof pa o kaya sigurado ako may security yan. Hindi nila alam ang ano eh, yung mga nararanasan ng mga barangay officials natin na pag nagrarayot na yung mga bata, wala na silang magawa. Anong gagawin nila? Hindi naman nila pwedeng iditina. Pag dinitina nila yon, sila ang malilintikan sa batas. Kawawa ho talaga yung mga ano eh. Kaya ang gagawin nila, eh, rambulan. Hayaan mo na lang. Totoo, yan ang ginagawa nila eh. Hayaan mo na lang, bakit? Pag hinuli mo yan, malilintikan ka eh. Pag dinimanda ka ng magulang yan eh.